Lahat ng mga nabubuhay ay may cells. Karamihan sa mga nakikita nating mga nabubuhay ay ang mga halaman at ang mga hayop. Ang kanilang mga cells ay may mga pagkakapareho, ngunit meron ding pagkakaiba. Una, may cell wall ang mga plant cells at walang cell wall ang mga animal cells. Ang cell wall ay ang matigas na parte na makikita sa labas ng cell membrane ng plant cell. Meron ito ang mga halaman dahil hindi sila nakakagalaw di tulad ng mga hayop. Kaya mas kailangan nila ng proteksyon dahil hindi sila nakakatakbo kapag may panganib. Ngunit tandaan nyo na meron pa ring cell membrane ang plant cell katulad ng animal cell. May dagdag lang sa labas ng cell membrane ng plant cell para maprotektahan ito. Pangalawa, merong mga plastid ang plant cell at wala ang animal cell. Ang plastid ay isang parte ng cell na gumagawa ng pagkain at nag-iimbak ng pagkain. Merong mga iba't ibang klase ng plastid. Merong tinatawag na chloroplast na nagtataglay ng mga chlorophyll na kailangan sa photosynthesis. Ang chloroplast ay gumagawa ng pagkain sa tulong ng sinag ng araw. Dahil dito, kailangang maghanap ng pagkain ang mga hayop dahil hindi sila nakakagawa ng sarili nilang pagkain di tulad ng halaman. Meron ding plastid na tinatawag na chromoplast. Gumagawa ito at nagtataglay ng iba't ibang kulay ng pigment na nagbibigay ng kulay sa mga dahon, bulaklak at prutas ng halaman. Ang mga kulay ay kailangan para maakit ang mga pollinator katulad ng mga insekto. Kapag hindi na kailangan ng halaman ng mga chloroplast sa paggawa ng pagkain katulad ng pagdating ng autumn at winter, ang mga chloroplast ay nagbabago at magiging mga gerontoplast ito. Tumutulong sila sa pagtanda at pagkalaglag ng mga dahon. Meron ding mga plastids na walang kulay. Tinatawag silang leucoplast. Makikita sila sa mga plant cell na nasa parte ng halaman na hindi gumagawa ng photosynthesis tulad ng ugat. Umiimbak at gumagawa sila ng mga starch, lipids at protein ng mga halaman. Pangatlo, dahil gumagawa ng pagkain ang mga plant cell, iniimbak nila ang karamihan nito sa isang malaking vacuole. Ang mga vacuole ay imbakan ng pagkain o dumi ng cell. Meron ding mga vacuole ang mga animal cell, ngunit maliliit lang sila, di tulad ng plant cell. Pang-apat, ang mga animal cell ay may lysosome, ngunit ang plant cell ay wala. Ang lysosome ay may lamang digestive enzymes na tumutunaw sa mga lumang parte ng cell at mga bacteria o virus na nakakapasok sa cell. Dahil merong cell wall ang plant cell, walang masyadong mga bacteria o virus na nakakapasok sa loob nito. Panglima, may centrosome ang mga animal cell at wala ang mga plant cell. Ang centrosome ay naglalaman ng centriole na tumutulong sa mitosis ng cell. Ito rin ang dahilan kaya walang centrioles ang plant cells. Panghuli, merong cilia at flagella ang mga animal cell at wala nito ang mga plant cell. Ang cilia at flagella ay ginagamit ng mga cell para sa paggalaw. Dahil hindi nga gumagalaw mga halaman, kaya wala nito ang mga plant cell. Ngayon, isummarize natin ang pagkakaiba ng plant cell at animal cell sa pamamagitan ng tabulated data na ito. Una, ang cell wall, makikita lamang ito sa plant cell. Ganon din ang plastid at meron itong malaking central vacuole. Habang ang mga animal cell naman ay maliliit lang ang mga vacuoles. Ang centrosome ay makikita lamang sa animal cell, gayon din ang centrioles. At ang mga cilia at flagella ay makikita din lang sa animal cells.